Yes, good day to you guys. I'm super happy and grateful right now kasi kakatapos lang ng UPW natin here in Australia. So ano pa nga ba? Hindi, usapang shopping na, usapang gala na. And syempre, excited ako kasi we will do this with Rich Mom. Abangan nyo later guys, tamang gala naman tayo and we will just do a simple vlog para sa inyong lahat guys. Yun lang guys, my name is MJ Lopez again and welcome to another vlog. Let's go! Tayo sa DFO and unang discovery ko guys is sabi nung Uber driver nasa top 3 pala ang Sydney sa pinakamahal na bansa. So expenses here are, you know, grabe. Mahal ang pagkain, mahal ang tubig. Although yung tubig nila kasi malinis, so pwede tayong uminom anywhere. But yeah, it's really expensive to live here. And another thing, sa Australia 5 PM pa lang sarado na yung mall. Sabi nila, it's because maganda yung economy, they don't have to work hard, plus they value yung tinatawag nila na work-life balance. So people here are not willing to spend more time working. And sa Philippines naman, hanggang madaling araw, mainly because of economy, because we have to create more opportunities, kailangan mag-open ng mas mahaba yung mga malls so that we can have more sales. So yeah, for now, mag-shopping muna tayo. Pag bumili ka pala dito sa Australia ng more than $300, meron kang makukuhang 10% na discount sa airport. I don't know if it is a discount or it is a tax benefit. Pero again, makiklaim mo, marireimburse mo yung 10% ng pinamili mo. So kahit Rolex pa yung bibilin mo, kahit Trello yan, kahit anong damit yan, basta more than $300. And alam ko applicable rin to sa US. Pero doon sa mga nakakaalam, comment kayo guys. Ano yung idea nyo around this? Is it also applicable sa ibang bansa or dito lang sa US? Comment. Ayan guys, so nasa Uber na tayo ngayon. Papunta tayo sa Sydney Westfield Market Street and magka-shopping pa tayo. So basically, wala tayong nagustuhan. Walang maganda, tapos mahal din. Hindi siya mas mura, so nonsense kung meron din naman sa Philippines, meron din naman sa LA, di ba? Bakit pa tayo bibili? Magbibit-bit pa tayo ng mga items. So try natin maghanap dito ng relo kasi alam naman natin, yun yung mahirap bilhin. Kahit saan, maling mamakachamba tayo dito. So again, kasama natin sa Rich Mom. Andito na tayo sa mismong city and grabe ang ganda, ang laki, ang daming building. Dito mas matao na and we will try to buy something. Let's go! Guys, tapos na kaming kumain ng steak. Kasama ko ngayon sa Rich Mom. Rich Mom, anong masasabi mo sa steak? Masarap. Tapos? May dugo. My goodness. Hindi, kasi in-order namin is medium rare. And siguro si Rich Mom expecting siya na lutong-luto yun. Or siguro sa Philippines kasi yung medium rare natin doon. Parang medium, di ba? Or parang medium well minsan. Dito kasi, totoo, literal na medium rare. Ito na yung Uber natin. So, let's go. So, ayun guys, grabe. Ang saya, ang sarap ng steak. May dugo-dugo daw.
Pero napansin ko guys, dito sa Australia, may discipline sila sa lahat ng bagay, no? Sa mga pagtawid, sa kalat, ang linis-linis ng kalsada nila guys, ang linis ng paligid. Pero ito problema guys. Yung mga banyo nila, walang bidet, walang tabo. Kahit hotel. Isa lang ibig sabihin yan guys, malinis sila sa paligid, pero di sila naguhugas ng puwet. So, at least, tayong mga Pilipino, the best pa rin tayo guys, kasi kahit sabihin na natin makalat, walang disiplina, tapo ng tapo kung saan-saan, malinis naman yung pet natin, guys. Alright? So, yun lang, guys. This is day one sa ating shopping and gala. Actually, hindi talaga ako mahilig gumala. And, of course, we are not here to do gala. We are here to attend a seminar. Pero, syempre, since andito na tayo, we might as well explore. So, tomorrow, hindi ko pa alam kung saan kami pupunta kasi magre-research pa lang kami. But, we're just sharing with you what we discovered in Australia. So, hopefully tomorrow, mas marami tayong mapuntahan. Yun lang guys, this is day one and see you tomorrow. Ayan guys, sabi ko bukas na, diba? Pero, dami pa natin ginawa. Nag-gym pa ako, tapos nag-live pa. So, nagutom tayo. So, pakita ko sa inyo yung ginawang sandwich na Rich Mom. Look at that guys. Very healthy. Bacon, cheese, tapos with bread to man, no? Tapos lettuce ba ito nila? So at least we are eating whole food now. So thank you Rich Mom. Ayan natin. So after this guys, totoong matutulog na ako. So again, see you tomorrow. Yes, good day to you guys. And this is day 2 sa ating gala vlog here in Australia. At totoo na to guys, gagala na talaga tayo. So maglalakad kami, sasakay kami ng train, muta kami ng Sydney Opera House. At kung saan-saan, hindi ko pa alam kung saan, pero kung saan-saan. So abangan nyo guys kasi maraming magandang mangyayari today. Yun lang guys, and see you later. Let's go! Alam nyo ba guys, hindi kami sanay sumakay sa LRT sa Pilipinas. Tapos napunta pa sa Australia, sa APA kami nag-underground train station. So ayan na nga, naligaw na nga. Nagkamali kami ng baba. Pero okay lang, pwedeng sumakay ulit. Okay lang magkamali. Basta willing kang itama, di ba? Di ba, no? Tama talaga, may lesson pa rin eh. So, yun lang guys, see you later. And guys, check this out. Pag dito ka nakaupo, nakatalikod ka doon sa way, so nakakahilo. So, pwede siyang... Pwede ka magpalipat-lipat. Anyway, yun lang, nakakatawa lang. And, we have to transfer to several train stations para makarating na sa destination natin. Ayan guys, grabe. Andito na tayo ngayon sa Sydney Opera House. Ayan, nakikita nyo sa likuran ko at meron din ditong Harbour Bridge. So later, i-visit natin yan. Ito din. And if there's a chance, sasakay pa tayo ng ferry, no? Papunta sa beach. Kasi magaganda daw yung beach dito. Pero guys, grabe, nakaka-enjoy. Although mainit, super happy and grateful that I can share this experience with you guys. See you later. Ayan guys, so pumasok tayo sa Sydney Opera House and nainganyo sa Rich Mom na manood ng Miss Saigon. So mamayang gabi, babalik tayo dito for Miss Saigon and we're still not sure kung kaya pa natin mag-ferry ride and to go to the beach. But for now, we have to go somewhere to Broadway. I think it's a shopping center kasi doon may certified Lego store. Kasi syempre, bibili tayo ng pasalubong for Scarlett. Yung Lego kasi na hinahanap niya, dito lang sa Australia meron sa ngayon. So yeah, we have to go there guys. Grabe, Miss Saigon. First time.
natin at ang dami, naparami tayo nang bili kasi nga maraming Lego dito na wala sa Pilipinas. Quick update lang, so medyo mahihirapan tayo mag-vlog kasi ang laki at ang bigat ng bitbit natin. But yeah, super happy and grateful, mas mura yung Lego dito. So right now, naka-Uber tayo. We're on our way to Circular Quay ulit. Kakain muna tayo doon sa Hurricane Grill and then Sydney Opera House na tayo. So wala na tayong time mag-harbor, wala na tayong time mag-ferry. So maybe tomorrow, I don't know kung may time pa kami. But yeah, for now we're just gonna enjoy this day. See you later guys. Ayan guys, andito tayo ngayon sa Hurricane Grill. And of course, take na naman tayo kasi nasa Australia tayo. We only have 45 minutes to eat. And takbo na agad tayo sa Sydney Opera House. So for now, super excited kasi syempre, gutom na ako. So, see you later. Guys, grabe, break time ngayon. Sobrang galing, sobrang ganda. Super happy and grateful that I'm here. First time ever kung mapapanood ang Miss Saigon. Ngayon ko lang nalaman na true story pala siya. Plus, it's actually about a Vietnam War. Ang nakakatawa dito guys, they really respect that theater. Kasi lahat sila bihis, nakasuit, nakadress. Tapos pag sinabing walang cellphone, wala talagang nagsa-cellphone guys. Grabe yung discipline. Tapos, iba rin kasi ramdam na ramdam mo yung mga artista nila. Yung mga actor nila plus yung lead role guys, Filipina, Australian siya. Grabe nakakatawa. So again, balik na ako doon guys kasi 10 minutes lang yung break. I have to go back. Ayan guys, so akatapos lang. Grabe, sobrang ganda. Sobrang gagaling ng performance to the point na kahit busy sa gitna, yung lead role, may nangyayari, may ganap. Yung mga tao sa gilid talaga, kung sayaw sila, kung may rule sila, rule talaga sila, no? Sobrang immersed silang lahat. So, sobrang iba yung nagagawa ng pagiging immersed sa performance nating lahat. No? Another thing is, yung lead role, Pinay. Guys, Pinay. Plus, yung parang director nila na hindi siya lead role, well, lead role din siya, importanteng role din. At mas marami pa nga siyang exposure, yung parang director nila, Pinoy din. At guess what, nakapagpa-picture kami ng Rich Mom. So ngayon, naghihintay kami ng Uber. Hindi natuloy yung pagpunta sa kung saan-saan sa beach, pero mas maganda pa yung nangyari. Kasi, nakapanood kami ng Miss Saigon. Ayan guys, so andito na tayo ngayon sa hotel room natin at magla-live muna tayo sa Facebook. Ayan na nga, we are about to start habang nagkakape. Ayan guys, so napanood nyo naman anong ginawa natin maghapon. Hindi na tayo nakapag-ferry. Kasi sabi nila, it is actually a cheap way to experience a little bit of a cruise around the circle, around Sydney. Not the whole Sydney, by the way. Pero, syempre, if you wanna experience cruising and you wanna travel from point A to point B, di ba? It's a good way kasi na-experience mo yung cruise, tapos ang binayaran mo lang pamasahe. Now, ang pinakamagandang tip na mabibigay ko sa inyo, kung kaya nyo namang i-research kung saan-saan yung mga daan, huwag na kayong mag-Uber kasi napakamahal. So normally, pag nag-Uber kami, gumagastos tayo ng $30 to $50 isang biyahe. So kung marami kami pupuntahan, maghapon lang, nasa around $150 agad. Pero nung nag-train kami, $1 lang yung gastos. Grabe. So if you can, huwag na mag-Uber, mag-train kayo kasi yung train system nila dito, working very well. May instructions, may mapa, madaling sundin. Tapos itatap mo lang yung credit card mo, hindi mo kailangan pumila. So, ang ganda rin ng Sydney Opera House at ang galing ng Miss Saigon. Must try. And of course, yung food, medyo mahal dito sa Sydney. Tandaan nyo, lahat ng meron dito sa Sydney, mahal, maliban sa Lego. So at least, kung hindi kanya mahal, mahal naman sa Sydney. So yun lang guys, this is day 2 of our gala in Sydney, in Australia. And I wanna say good night and see you tomorrow guys. Ayan guys, so this is day 3 sa gala natin here in Australia and we decided to go see some kangaroo or koala or whatever animal we can see here. And later tonight, maybe we can try to ride the ferry. So late na kami nagising because this is my only chance to sleep. Pagbalik natin sa Manila, sa Laguna, hato na ulit tayo. So yun lang guys, welcome to day 3 and let's go!
Nandito kami ngayon guys sa Taronga Zoo and we decided to see some animals. Sana makakita syempre ng kangaroo sa koala. So, we'll see. Hinahanap pa namin yung entrance. Kasama ko ngayon, of course, si Rich Mom. So, let's go. First thing I wanna say guys, this place is massive, sobrang laki. So unahin natin yung mga koala at kangaroo and then later on tingnan natin yung iba pang mga hayop dito. Let's go! Guys, andito kami sa loob ng cage or sanctuary. Sobrang daming hayop dito. Iba't ibang ibon, iba't ibang reptiles, may kangaroo pa. Nasa around 200 daw yun nandito but we have to find it. Ang kagandahan dito guys, tumilipad-lipad lang sa ulo namin yung mga ibon. And itong papasokan namin, sa loob meron daw red kangaroo saka Tasmanian devil. So, medyo nakaka-excite na nakaka-thrill. Tara, pasok na tayo. Grabe guys, yung kangaroo dito pwede mong malapitan, no? Wala siyang cage, talagang pag-alagala lang siya. Ang cute pala nila, tapos marami palang klase, marami palang species. So, andito tayo ngayon sa parang treehouse. Siguro kasi may mga koala dito. Oh, may koala, teka lang, ito. Ayan siya. Yun, natutulog yung koala. Ayan guys, tapos may mga kangaroo dito sa baba. Ayun. Ayan siya, oh. May kangaroo dito. So, grabe guys. Teka lang ha, enjoy muna namin to. Naghahanap ako ng lion, wala. Siguro may isang lion dito, pero ang laki kasi ng place. So hanggang ngayon hindi ko siya nakikita. Sayang, mukhang wala or nandun sa baba or natutulog, nagpapahinga. Anyway, sayang. Napagod ako kasi kailangan na namin lumabas eh. Pero ayan, mukhang wala talaga yung lion dito. Maybe next time. Ayan guys, so pagod na kami. Hindi namin malaman kung saan kami dadaan. Pero, sinunda na lang namin kung saan may tubig kasi meron daw exit to ferry. So, nakalagay dito, exit to ferry. So, bababa kami. So, rekta sa kainan ng ferry. And doon na namin malalaman kung saan kami pwedeng pumunta. Gala mode is also nakakapagod. And magastos. My goodness. Medyo mabilis yung takbo natin. Sumakay tayo ngayon sa ferry. It is actually a cheap way and a nice way to travel, no? Especially kung tatawid dagat ka. So, babalik kami sa May Sydney Opera House sa Circular Quay para mag-ikot-ikot doon. And mas mabilis to eh. Tapos, ang ganda pa ng experience. Kung makikita nyo, ang ganda ng view, ang ganda ng tanawin, ang lamig. Tapos, kitang-kita yung dagat. So, it's really a fun way to travel. So, again, kung mag-travel kayo sa Australia, gagala kayo. Take the ferry, take the trains, iwas Uber tayo kasi magastos yung Uber. Not unless sobrang nagmamadali kayo. Pero kung makakabisado nyo yung daan, sobrang saya guys. So yun lang guys, medyo bumibilis na yung takbo.
And guys, we're just chilling in a park here in Sydney. And super happy and grateful. Pero personally, I'm really stressed mentally, physically, emotionally right now. Maraming problemang dumadating. Maraming problemang hinaharap. Pero syempre, I have to be present in this moment. So what I'm doing right now to shift my emotions is I'm anchoring myself towards the things that I want. And ang ginagawa ko is iniisip ko yung mga bagay na pinagpapasalamat ko. Like being here, being enrolled in Tony Robbins Mastery Academy or University. Tapos kakatapos lang ng UPW, kasama ko si Rich Mom ngayon. Ngayon na lang ulit kami nakapag-bonding. Nakakita ko ng elepante, ng tiger, naka-Rolex tayo. Daytona, sobrang unique pa nito. So all those things, nagpa-pile up siya. At iniisip ko yung mga bagay na nagawa kong maganda, especially yung mga recent. So I'm collecting evidences that at some point in my life, I'm doing good. So little by little, nababawasan yung stress, nawawala yung stress natin. So we can be present in this moment. So yeah, nakaupo lang tayo dito, hoping na hindi tayo maiputa ng mga kalapate. At miya-miya kakain na tayo with Rich Mom. Hi Rich Mom! See you later guys. So now we're back here in Hurricane Grill. We decided to go here kasi na-try na namin. Pero 2 consecutive nights na tayong puro steak. So ngayon try naman natin yung ribs naman. So pakita ko sa inyo later guys. Alright guys, so we're back here in Circular Quay. And nandito tayo ngayon sa may McDonald's kasi gusto ni Mamang i-try yung McDo dito sa Australia. Maraming Pinoy nagsasabi iba daw lasa ng McDo dito. Mainly because iba yung supply nila ng beef. So medyo mas meaty siya. So we will try it later guys. Tama-tama, pagdating natin baka gutom na tayo. So yeah, we're just enjoying this night kasi this is our last night in Australia. Tomorrow morning, uuwi na tayo. And yeah, super excited to go back in the Philippines to share value, to create more videos for you guys, and more importantly, to do the course, to film the course, and to prepare for the masterclass. Kasi nga guys, again, habang nandito, honestly, ang nasa isip ko, trabaho, trabaho, trabaho. Ang nasa isip ko, paano mag-share ng value sa inyo. So yun lang guys, yeah, see you guys later. So ayan guys, andito na tayo ngayon sa hotel. Mag-jump in muna ako sa calls ng isa sa mga team natin sa Worldwide Entrepreneurs. And try ko muna mag-live bago mag-impake kasi uuwi na tayo bukas. And syempre, after mag-impake, itatry pa natin yung McDo natin sa Australia. Pero kung mapapansin nyo guys, I kept working every night because I love what I do. Hindi ko siya ginagawa kasi kailangan, no? It's just that hinahanap ng katawan ko yung trabaho, hinahanap ng katawan ko yung ginagawa ko. Plus, meron kasi akong goal, meron akong pangarap na hindi ako mapakali hanggat wala akong gagawin towards my goals and dreams. So, work muna tayo ng konti guys. See you later. Ayan guys, so kung mapapansin nyo, nag-iimpake na tayo. And yeah, we are extremely organized with our things and with our clothes. So, ito yung hand carry natin. Kanina maluwag to. Well, hindi kanina. Nung pumunta tayo dito, maluwag to. Pero dito naman papapunta yung mga notebooks natin, yung ibang damit. And then dito na yung ibang sapatos. Kasi meron tayo dito malaking Lego. So yan yung pinaproblema natin. Paano natin pagkakasyahin lahat yan. But yeah, update ko kayo later. So yan guys, napagkasya natin yung mga gamit natin. So laptop, electronics, and yung mga shoes natin. Ayan, naka-organize siya lahat. Dito yung Lego. Pero ayun, nandun yung mga cuts natin na pants. And here, mga damit, may malinis, may hindi. Nakabag naman siya lahat and napagkasya pa natin yung isang Lego. So dito, yung pang-ahit, yung mga necessities natin na syempre hindi ko pa pwedeng ipack kasi maghihilamos pa tayo at maliligo pa tayo. But yeah, nakapack na. So pwede na tayong kumain ng McDonald's. Yes! So yun guys, try natin yung ano burger nila dito, yung McDo, no? McDo mismo. Talagay dito, 100% Aussie beef. Kinapalan talaga ni Mama. Sabi niya okay daw, pero syempre magko-comment naman si Mama ng sobrang okay kung okay. So, alamin natin.
Inap. Inap. Ayos guys, lasang makdo. Pero mas ano siya. Mas maano yung beef niya. Mas lasang beef, tapos mas masarap yung beef. Pero konti lang yung difference, minimal lang yung difference. Ah, hindi. Hindi minimal yung difference. Mas mahal dito. And guys, na-share ko sa inyo yung 3 days natin dito sa Australia. Now, mind you, hindi po ako travel vlogger, no? I just wanna share with you yung travel experience namin dito kasi we are here in Australia for Tony Robbins. Pero if you like videos like this, please comment kasi of course we will create more. Pero huwag kayong mag-alala guys. I'm pretty sure na nag-subscribe kayo kasi mas gusto nyo yung education, yung motivation, yung inspiration. Don't worry, every week and baka twice a week na tayo mag-upload. So every week may upload tayo. Podcast, vlogs about knowledge, inspiration, motivation about who you are as a person. Pag-usapan natin lahat, success, whatever. I will do my best to create value with you guys. Pero paminsan-minsan, may mga ganito tayong mga vlog para naman maiba yung timpla. Alright? So, comment kayo guys, ano yung nagustuhan nyo. And of course, honestly, ito yung mga time ko magpahinga. Kaya nga, konti lang yung napuntahan natin, hindi masyadong marami kasi pag nagka-travel ako, mas gusto kong matulog. Kasi nga, pag nasa Pilipinas, mas pinipili nating humataw ng humataw. Because again, I love what I do. I love creating value for you guys. And nandun pa ako sa moment ng buhay ko, nagutom na gutom pa ako. Kasi ang dami ko pang goals. And bata pa naman tayo. So, yun lang guys. I really hope nagustuhan nyo to. And if you want to support us, please, 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 subscribe, like, comment. Click nyo yung notification button. At kung sa Facebook naman to, follow nyo kami, like nyo na rin yung page, tapos i-favorites nyo kami, at mag-engage kayo, mag-comment kayo. Of course, follow us on Spotify, give us a 5-star rating, and follow me on TikTok and Instagram as well. So basically, follow nyo kami sa lahat ng platforms natin, at abangan nyo yung courses, ilalagay natin yan sa mga comment section, sa description, kasi palabas na siya, parilis na siya, abangan nyo lang. So yun lang guys, this is the end of vlog. And always remember that everything good starts with it. And yes.